Hi guys! Welcome back again to my vlog. For today's video guys, pupunta po tayo sa loob ng Terminal 21. So ang Terminal 21 guys ay isang mall. So obvious naman na mall siya. So sa mall na to guys, may experience mo yung parang around the world tour. Yun. So every floor, meron siyang mga designated city na recognizable yung mga landmarks niya. So every floor guys, meron siyang kanya-kanyang theme. So nakakatuwa lang guys kasi ang unique ng concept ng mall na ito. The lower ground has a Caribbean theme. It's where you can find a gourmet market, takeaway food, outlets, at saka yung mga market-style food vendors as well as banks and bookstores. So, sa ground floor naman guys, is Rome naman ang concept niya. With all kinds of international and local fashion labels. So, such as yung Kipling, nandun siya sa floor na yon, Mango, Lacoste, Levi's, mga ganyan. Marami siyang mga store din guys na makikita mo sa floor na yon. Sunod naman guys is yung Paris. Located naman siya on mezzanine floor. At sa floor naman na to guys, makikita mo yung pinaka-famous avenue ng Paris, France. Ito yung Champs-Élysées. Meron din kayo guys makikita ditong mga fashion brands. The first to third floors are home to smaller shops by local independent labels. So, first floor, Tokyo. So, dito nyo guys makikita yung women's fashion. Sa second floor naman guys is London naman yung theme niya. So, dun mo naman makikita yung mga men's fashion. Basta yung mga panglalaki guys, dun yung makikita sa floor na yon. At Istanbul naman guys sa third floor. So, dito mo guys makikita yung mga pang-gift, mga jewelry, fashion accessories, mga laruan, beauty products, home decor, at saka yung mga eclectic collection of shops. Dito mo talaga sa floor guys makikita. At yung look at saka yung feeling mo guys sa floor na to, as in mafe-feel mo talaga yung parang Middle East vibes, but a modern twist. So, sa fourth and fifth floors is San Francisco. Ito yung pinaka-favorite naming floor ng husband ko. They offers over 50 restaurants and cafe. Both restaurant chains and independent outlets are represented here, including Pepper Lunch, Adori Seafood Bistro, Secret Recipe, Tony Roma's, Fuji, Canton House, tsaka marami pang iba guys. So itong mga nabanggit kong restaurant, isa lang to guys sa mga kainan na located don sa fourth floor, which is yung theme niya is San Francisco. And if you like a food court experience, dito naman sa my Pier 21. So located siya sa 5th floor. So dito kami guys madalas kumain ni Alton. At ito yung pinaka highlight sa mall na ito, which is pinangalanan nila na Pier 21. Located din siya sa theme na San Francisco. This is perhaps the best food court in town in terms of price, taste, variety. You can find just about everything here, from dim sum, grilled seafoods, Hainanese chicken rice to a delicious pad thai, roast duck noodles, and vegetarian ready to eat. Don't forget guys to leave some room for desserts kasi marami ditong mga sweets like their famous mango sticky rice, shaved ice cream, at yung pinaka-favorite namin mag-asawa dito is yung nakakalulang choices ng mga smoothies nila. And at the very top guys, dun yung located naman yung Hollywood, which is
nasa 6th floor siya. So doon nyo makikita guys yung cinema, yung sinihan nila, ganun. So andun sa pinakatuktok. So parang ano din, mga mall din dito sa Pilipinas na andun talaga sa pinakataas yung sinihan. So hindi ko na siya guys nakuhanan din ng video kasi after this, you know, pagkain namin ng bonggang-bongga, na-jebs na kami. Hindi na kinaya ng aming sistema, so umuwi na kami agad-agad. So tapos ko na guys banggitin yung mga theme every floor at saka kung ano yung makikita nyo every floor. So ito talaga guys yung pinaka-exciting floor namin ni Alton na madalas naming pinupuntahan dito sa Terminal 21. So yan, as you can see guys, makikita nyo yung sari-saring prutas. Ikaw ang pipili kung ano yung mix na gusto mo. At yung price ng smoothies is 25 baht lang. So, ganun kamura guys. So, ito talaga yung pinaka gusto namin ni Alton na things to do. Sobrang convenient dito guys, mag-healthy-healthyhan at mag-diet-dietan. Dahil bukod sa marami kang pagpipilian na mag-fit sa diet mo, napakamura ng mga presyo. So sa part na to guys, namimili na kami ng kakainin. So gumagawi talaga kami guys sa Terminal 21, hindi para mag-shopping. So dahil nga our favorite things to do here in Thailand is to explore and try more food as much as we can. Sinasadya namin guys na kumuha ng matutuluyan na may malapit na Terminal 21. So yun yung pinaka big plus plus ng isang area pag walking distance lang yung Terminal 21. Although guys, meron namang mga street foods at kahit saan ka lumingon, sa kahit saan ka gumawi dito sa Thailand, marami talagang street foods sila. Pero favorite pa rin namin talaga yung Terminal 21 kasi aside sa mura, quality ang mga pagkaing makikita mo dito sa Terminal 21. Not only for the quantity but the quality of the food. So yun yung nagustuhan namin dito sa Terminal 21. So guys, hanggang dito na lang muna. Gagawa na lang tayo ng part 2 na i-show namin sa inyo kung ano yung mga pinagkakakain namin dito sa Thailand. So I hope guys, nag-enjoy kayo sa video natin. So next time guys, videohan na natin every floor. Kasi ngayon, food lang talaga yung tinunta namin dito. Kaya hindi namin na-show yung bawat floor. So thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!